Welcome to Papa Ruth, Kwento ng Buhay. Mga totoong kwentong lihang padala patungkol sa pag-ibig, kabiguan at tagumpay sa buhay ay ating bibigyan ng daan. Mga totoong kwento ng buhay na ngayon ay isang alaala na lamang at nag-iwan ng lamat sa ating alaala. Mga kwento ng ating buhay na naging bahagi o parte ng hindi magandang pangyayari o masasabing isang mapait na alaala sa ating buhay. Pero bago natin puntahan yan, kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel at ngayon lang napadaan sa channel na ito, ay inaanyayahan po kitang paki-subscribe ang channel ko at huwag mo rin kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga darating ko pang mga video. Paki-like at paki-share na rin po sa iba. At kung maaari po lamang ako'y nakikiusap na sana ay konting pasensya po sa aking mga patalastas o ads, huwag mo po sanang i-skip. Marami pong salamat at ang lahat ng iyong ibabahagi ay magiging malaking tulong sa aking channel upang makatulong din sa iba. At kung meron ka pong totoong kwento ng buhay na nais mong ibahagi, ay maaaring pong ipadala sa aking FB page, Papa Ruth, Mga Kwento ng Buhay. At atin pong gagawa ng video. Marami pong salamat at tayo ay dadako na sa kwento ng aking buhay. Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa aking mga taga-subaybay at tagapakinig. At maraming salamat po sa inyong muling pagbalik upang makinig ng aking kwento ng buhay sa araw na ito. Inaasahan ko na kayo ay nag-i-enjoy at nakakapulot ng magandang aral sa ating nagiging topic palagi. Inuulit ko po, ang layunin po ng programang ito ay hindi upang pahiyain ang nagpadala ng liham, kundi upang may bahagi sa bawat isa at magbigay o kapulutan ng aral nating lahat. Sa araw po na ito ay ating tatalakayin at pag-uusapan ang liham padala ng isa sa ating masugid na taga-subaybay na nagpapatago sa pangalang Rico, isang 48 taong gulang at tubong Bicol. Nawa ay ating kapulutan ng aral ang kanyang kwento ng buhay. Dear Papa Ruth, itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Rico. 48 taong gulang na at sa ngayon ay mayroon ng pamilya at nabiyayaan ng 3 anak. At ako ay tubong Bicol o isang taga Bicol. Magandang araw nga pala sa lahat ng mga taga Bicol diyan. Nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan kahit na may mga kalamidad tayong naranasan. Ako po ay kasalukuyan na nangingirahan dito sa lugar ng Las Piñas at nagtatrabaho bilang isang driver sa isang kilalang kumpanya dito sa amin. Naisip ko ibahagi ang aking naging mapait na karanasan o hindi naging magandang alaala mula pa nang ako ay bata pa. Uumpisan ko po ang aking kwento nung ako ay 5 taong gulang pa lamang nang mamatay po ang aking tatay dahil sa isang malubhang sakit. At ang pangyayaring ito ay naging dahilan upang maranasan ko ang kapaitan sa buhay na aking kinalakihan. Pagkalibing na pagkalibing ng aking tatay ay agad kaming lumuwas ng Maynila ng aking ina dahil dito raw siya makikipagsapalaran sa Maynila upang ako ay itaguyod at buhayin. Bagamat pinipigilan siya ng aking mga tiyahin at tiyuhin, pati na rin ng iba pa naming kamag-anak, ay mapilit pa rin si nanay.
Bakit ba kayo walis? Dito na lang kayo manirahan. Sabi ng aking tiyahin. Oo nga, huwag na kayong umalis. Sabi ng mga iba pa naming kamag-anak at akin ding mga tiyuhin. Nakakahiya naman kasi dito kung mamamalagi pa kami ng anak ko dito. Wala na rin akong asawa. Ano pang gagawin namin dito? Buti sana kung may magandang trabaho dito, paano ko bubuhayin ng anak ko? Sabi ng nanay ko. O sige, kung talagang gusto mong umalis ay iiwan mong bata sa amin at kami na ang bahalang magpalaki at magpaaral sa kanya. Sabi ng aking tiya. Ngunit talagang napakatigas ang paninindigan ng aking nanay na isama ako. Ah hindi, anak ko yan, dadalhin ko yan at ako na ang magtataguyo dyan, sabi ng nanay. Sige, kung talagang yan ang desisyon mo, wala na kaming magagawa, sabi ni tiya. Kinabukasan ay nag-impake na ang aking nanay ng aming mga gamit at damit na dadalhin. Kailan ba ninyo bala umalis? Anong nang tiya ko? Baka sa susunod na araw, sabi naman ni nanay ko. O sige, at mangungutang muna ako ng pamasahe. Ninyo, tagal pa kasi ng sahod namin sa eskwelahan. Sabi ng tiya ko. Sige, salamat ate, sabi ng nanay ko. At dumating ang araw ng aming pag-alis. Patuloy pa rin kami pinipigilan ng aking mga tiyahin at tiyuhin, maging ng aking mga pinsan, at halos nag-iiyakan na sila at nagmamakaawa na huwag na kaming umalis. Subalit talagang matigas ang panindigan at desisyon ng nanay ko. Kahit na kami ay pinipigilan ay talagang umalis pa rin kami. Nang may dumaan na jeep noon at sumakay na kami papunta ng pier na kung saan kami ay sasakay ng barko papunta daw ng Manila. Ingat kayo ha, at ingatan mo ang pamangkin ko ha, sabi ni tiya. Pinsan, ingat, babalik kayo ha, sabi ng pinsan ko. Sa murang edad ko ay nakuha kong sumagot ng oo naman mga pinsan ko, Manila lang naman yun, malapit lang naman yun, kaya makakabalik din agad kami dito, sabi ko, dahil iyon ang buong akala ko. At umandar at umalis na ang jeep papunta ng pier, habang ang tiyahin at tiyuhin ko at iba pang kamag-anakan ko ay nag-iiyakan. Mga ilang oras lamang ay narating na namin ang pier at sumakay na kami ng barko papuntang Maynila. Mga ilang oras lamang ay dumaong ang barkong aming sinasakyan at bumaba na kami ng nanay ko. Kargakarga niya ako noon at pagbaba namin ng barko ay agad din kaming sumakay ng bus na nakaparada noon sa pier na iyon. Pagkatapos maghintay ng bus ng pasahero ay umalis na rin ito. Ang haba ng biyahe namin, naiinip na ako noon dahil nakaupo ka lang ni hindi ka makaunat. Habang kami na umalis sa pier at mag-uumaga nang dumating na sa Maynila. Ganun pala ang Maynila, maraming sasakyan. At pagbaba namin ng bus ay tumawag ang nanay ko ng taxi. Taxi! Maya-maya pa ay papunta na yung taxi sa aming kinatatayon at sumakay na kami. Saan po ba tayo, ma'am? Sabi na ang driver ng taxi. Sa Sapote tayo sa Las Piñas. Magkano ba? Tanong ng nanay ko sa taxi driver. Mga 100 lang, okay na yun, sabi ng taxi driver. O sige, basta hatid mo kami doon ha. Don't worry ma'am, makakarating po kayo doon, ako ang bahala. Mga ilang oras pa lamang
ay nandoon na kami sa aming pupuntahan daw sa Sapote na sinasabi ng nanay ko. At bumaba na kami ng taxi at nagsimula ng maglakad. Mga ilang minuto lamang ay may natanong na akong bahay kaya tinanong ko ang nanay ko. Nanay, doon po bang punta natin? Tanong ko sa nanay ko. Oo anak, doon tayo pupunta. Sagot naman ang nanay ko. Maya-maya pa ay narating na namin ang bahay na iyon. Tao po, sabi ng nanay ko na sinamahan ng katok sa pinto. Nang magbukas ang pinto, may matandang lalaki na lumabas noon. Mga edad 50 na sigurong matandang lalaki na iyon. Huli na! Kayo pala yan! Sabi ng matandang lalaki. Mano po itay, sabi ng nanay ko sabay abot ng kamay ng matandang lalaki. Kawaan ka lang Diyos, sabi ng matandang lalaki. Oriko, magmano ka na sa lolo mo, sabi ng nanay ko. Kaya kinuha ko din ang kamay ng lolo ko, sabay nagmano ako. Mano po lolo, sabi ko sa kanya. Kawaan ka ng Diyos apo, cute naman ang batang ito, sabi ng lolo ko, sabay hawak sa aking ulo. Eh, kumain na ba kayo? Di pa nga tayo eh, sabi ni nanay. O sige, at tatawagin ko si Loida, yung bago kong asawa at palulutuin ko para makakain kayo. Sige po tay, salamat, sabi naman ni nanay. Loida, bumangon ka nang at magluto ka at andito na ang anak ko at apo ko. Gutom sila dahil malayo ang pinanggalingan nila, galing pa sila ng Bicol. Tama ba ako, Lina? Tanong na sabi ng lolo ko. Opo tay, kaya gutom na kami ng apo mo, sabi ng nanay. At nang may biglang lumabas sa pinto na isang matandang babae na parang matapang ang mukha, nakasimangot ito. Kaya parang natakot tuloy ako. At pagkatapos ay nilapitan siya ng lolo ko at kinausap. Magsaing ka na at bibili ako ng ulam at nang makakain na sila, malayo kasi ang pinanggalingan nila. Narinig kong sinabi ni lolo. Okay, sige, magsasaing na ako. Sabi naman ang lola. At nagsaing na ang lola at si lolo naman ay bumili ng ulam. Habang kumakain kami ay nag-uusap si lolo at si nanay. Eh ano ba ang plano mo ngayon? Wala na ang asawa mo. Bala ko po sanang iwanan muna si Rico dito at na makapagtrabaho. Ako, sagot ng nanay ko. Kaya umiyak ako nang marinig ko yon. Ayaw ko po nanay, ayaw ko po, ayaw ko pong maiwan dito. Anak, babalik naman ako. Magtatrabaho lang ako para may pambili ka ng laruan, pagkain at damit mo. Ayaw mo ba nun? Tsaka huwag kang mag-alala, uuwi naman ako dito eh. Promise, sabi ng nanay ko. Talaga po? Sabi ko sa nanay ko. Oo anak, pangako yan. Kinabukasan ay nagising na lang ako. Nawala na si nanay sa tabi ko, kaya umiyak ako nang umiyak. Nanay! Nasaan ka na nanay ko? Nang biglang lumapit sa akin ang matandang babae na matapang ang mukha, si Lola Loida. Hoy! Ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Kagagang iiyak-iyak! Sabi sa akin ni Lola Loida. Tumigil ka dyan ha? At baka mapalo kita. Pero hindi pa rin ako tumigil sa pag-iyak dahil sa bukod na takot ako sa kanya ay hinahanap ko pa ang nanay ko.
nang biglang marinig ko ang boses na Lola Loida na galit. Sinabing tumigil ka eh. At titigil ka ba o hindi? Pag hindi ka titigil, sisinturonan kita, papaluin kita. Sabi ni Lola Loida. At dahil sa takot ko ay napilitan akong tumigil sa pag-iyak at pinilit ko na lamang na ipikit ang aking mga mata at natulog. Abangan ang susunod pang kabanata ng kwento ng buhay ni Rico dahil tiyak na kaaawaan niyo siya at iiyakan dahil sa kalbaryong buhay na daranasin niya dahil sa di tamang pagtrato ni Lola Loida sa kanya. Inaasahan ko pong magkikita kita tayo sa susunod na kabanata sa kwento ng buhay ni Rico. Huwag po kayong bibitiw. See you. Bye-bye. Magkita kita po tayo sa part 2.